So it's me again, Two Barrymore ang Dilagan Bukid, and welcome back to my channel, Bukid is Life. So ngayon po ay nandito si Two Barrymore sa aking silid tulugan kasi it's around 8 o'clock in the evening na. So hindi pa tulog si Nacho ko at yung tatay ko kasi nanggaling sila sa baba, nanonood ng TV. Wala pa kasi kaming TV dito sa bago naming bahay. So silipin niyo po yung silid tulugan ni Drew Barrymore. Oh. So cute lamang po ito. Parang ano, parang kasyalan talaga ako dito. So, may hindi pa ako natapos kanina na work sa school. Kasi, dami talaga naming work. Pag isang guro kasi, yung work mo ay hindi matatapos sa paaralan lamang. Yung iba ay dadalhin mo mismo sa bahay ninyo upang doon natapusin. Namang guna pa na orot. Eltic fire. Yung tatay ko po. Pinuksan yung bintana kasi gusto niyang pailawin yung ilaw sa labas. Kasi doon kami kakain sa labas. Ngunit, yung ano natin, yung socket natin is dalawa lamang po. At napuno na yung isa sa ring light. At yung isa ay para sa, like, sa ceiling fan. Tingnan ninyo. Ano ba yan? Yan. So, puno na po. So, madilim sa labas. Kasi ginamit natin yung isang socket. At wala ng ibang pwedeng ganyan. Eh. So, yeah. Balikan natin yung sinabi ko kanina. Ano kasi kung pag magiging isa kang guro, yung trabaho mo is ano, marami. Ngunit kami, sanay na kami dito. Yes. I've been teaching for 3 years in a private school in Consolacion. Shout out pala sa school directors namin na super bait. Si Madam or Dr. Virgilia Childnet. Hello po, Madam. And then, sa mga kasamahan ko po doon, yung cashier namin, si Teacher Lai. Hello, Teacher Lai. Ano kasi, nakakatawa kasi, nung nandun pa kami sa private school, pag araw na Biyernes, kasi ang bait din ng mga staff doon, si Teacher Lai, sabihan niya kami na, sinong mag-cash advance? At ang gagawin namin is, pumipila kami doon sa pintuan ng cashier at mag-advance po kami ng 500. Ganon. So, nakakatawa. At saka, si Teacher Rose din, yung monitoring namin doon. At sa lahat po ng mga kasamaan ko, si Teacher Anne nandun pa, si Teacher Jumar, at yung iba ay nasa public school na din po. Sa 3 years po ako doon sa private school, at ang dami pong nangyayari. Pagdating ko doon, ako yung kauna-unahang bumuo ng Boy Scout. Diba? Boy Scout of the Philippines. Yes po. Kasi sa time na yon, 2013, kagagraduate ko lamang po. So magkwintuhan na lang tayo. Mamaya na natin yan tapusin. Kagagraduate ko lamang po sa college at sumabak na agad ako. Nagpass po ako ng application form sa lahat ng mga private schools simula Carmen, papuntang Consolacion. Kasi sa Consolacion po, nagtatrabaho yung ate ko. Isa siyang tindera sa isang ano party shop. At doon ako natanggap sa Child Media School. Yes. At doon, first akong nagpumuo ng Boy Scout. Pagkatapos ay bumuo din ako ng DLC. Yes. Ang daming first time na nangyari doon. At saka sa pagiging MC. Kasi hindi talaga ako,
sanay sa pagiging MC at doon ako na-train din sa Child Niche. At saka yung program namin ay is kadalasan nandun sa SM Consolacion, nakakahiya. Buti na lang maganda yung microphone. Ladies and gentlemen, ano yun? Ay, mag-challenge tayo yung ano yung flight attendant challenge. So mamaya. Ladies and gentlemen, welcome to Ninoy and Chen. Take tip. Ladies and gentlemen, welcome to Ninoy Aquino International Airport, Cebu Pacific. Welcome to you to Manila. Ay, hindi ko na alam yung kasunod. Basta ganun. Ano pa yun? Basta. And fast forward po, year 2013 at the same year, nag-take ako ng board exam 2013 September at parang nag-result siya by November. At yun na po. And I'm so happy kasi nakapasa ako sa board exam. Yes! At pagkatapos 2014, nag-apply agad ako ng ano, ng items sa public school. But sa doon sa hindi ako natanggap. So yun. 2015, hindi ako nag-apply. So, 2016 na po, ay nag-apply si Drew Barrymore. January yun. 2016, January 2016. At yun na po, natanggap ako sa Kabutihang Palad. At nag-resign ako dun sa private school. So, nag-apply ako dito sa barangay namin. At natanggap din ako dito. So, yun na po. Sa kasalukuyan, nandito ako nagtuturo sa aming barangay. At ang layo is parang ano lang, hindi kilometer. Parang a half kilometer lamang po. It's 500 meter. Yes. So, before, nilalakad ko lamang po ito. Bahay to school, school to bahay. Pero sa ngayon, parang hinihinga tayo. Para maging madali, ay ano, nagmumotorsiklo na si Drew Barrymore. So, yan na. Yan na po ang storya ng buhay ko. At nandito na ako sa aming barangay. So, ang advantage din na nandito ako nagtuturo is makauwi ako kaagad dito sa bahay namin. At aside from that, makakasama ko sila araw-araw, gabi-gabi. At mapaglingkuran ko yung mga kapitbahay, yung mga kabataan dito, mga kapitbahay ko. Pag may mga tanong sila, just like for example, may mga exercises na parang hindi nila masasagot. Kahit gabi na po, ay pupunta dito yung mga kapitbahay ko, magtatanong. Hindi magsisir kasi ayaw kong magsir sila kung nasa ano na ako, nasa bahay na ako kasi kapitbahay lang kami at pwede silang mag-sir sa akin doon lamang po sa paaralan. Katulad ni Nachuko at ni Buknoy. Pag nasa loob ng ano, ng classroom ko ay mag-sir sila sa akin. Pero pag nasa labas na, hindi na sila mag-sir, mag-angko na sila. Pero okay lang, kahit anong gusto nilang itawag sa akin. Okay lang, wala akong pakialam. Kahit ayaw nilang mag-sir sa akin. Yes. Ganun ako. Hindi ko particular talaga sa mga ganung bagay. Ang gusto ko lamang po is makapag bigay ako ng mga knowledge po na magagamit nila. Kasi yung teaching, ano kasi, hindi talaga yung epekto natin makikita directly or kinabukasan. Long term kasi, makikita mo yung resulta ng iyong hard work sa pagiging guro, matagalan ngunit ano, pang ano na nila, matagalan ngunit for the whole life. Ano kasi, kung anong gusto nilang tahakin na landas, yun na talaga. Just like for example, kung gusto nilang maging seaman, so nakapag-ambag po tayo ng kahit isang buong taon lamang po. At pag nagtsatsaga sila, ay magiging seaman sila.
Yes. So, ano, ganyan po ang yung pagiging guro. Kailangan po talaga yung passion mo, yung hard work mo, at actually po, hindi talaga ano, yung po, yung pagkatapos ko mag-graduate ng high school, natanong ako ng tate ko kung ano ang gusto kong course. Kasi kahit wala kaming pera, pinagtsatsagaan ng tatay ko na paaralin talaga ako. So yan, naghahanap po kami ng iba't ibang scholarship, nag-apply po kami, ngunit hindi talaga ako natanggap. But, sa time na yon, iski chairman po ako dito sa aming barangay. Ano pala, may ano pala yun, may barangay scholar ang tawag. Scholar pa pala ako. Scholar pa pala, yes. Scholar ako ng barangay scholar kasi iski chairman ako. So, automatic pala na, na scholar ako sa koleyo. At yung bayaran ko is yung miscellaneous lamang po. So, yan na. Nagpa-enroll na po kami. At hindi ko alam kung ano ang course na gusto kong enroll. At upon holding the enrollment form, sinabi na tatay ko, anong gusto mong course? At pinili ko doon, kasi si Tio Carmen ako nagpa-enroll. Marine. Second. IT. Third. Fisheries. Fourth. HRM. Fifth. Education. Lima lamang po. At naguguluhan ako kasi gusto ko nung simula pa yung engineering. Kasi I love math. Pero walang engineering doon. So, I decided, ito na lang yung teacher. So, yan, fill up ako na teacher. Elementary or secondary. And I chose elementary. So, time passed by. Nag-aral na ako. Alam niyo naman, na pag katulad namin, may mga tinatago tayong talento. So, I auditioned in the Sinumayan Dance Troupe. Ano kasi, sa Sinumayan Dance Troupe, may ano din, may scholarship din. Ngunit sa time na yun, is ano na ako, may scholarship na ako. So, ang ginagawa ko lamang po is, gusto ko lang ano, sumayaw. So, yun. Nag-audition ako. First year po ako nun. At, hindi pa ako natanggap. So, okay lamang po. At, first year po, parang love ko na po yung teaching. Kasi I love decorating yung mga projects na ipas. Kailangan talagang mga artistic return. At sinubukan ko po lahat. Ako yung tipong mag-aral na very resourceful. Kasi, makikita mo sa outputs ko is ano, may mga plastics na iba't iba yung kulay. So pinagtatawanan ako ng mga klase ko kasi kahit ano, ilalagay ko sa mga outputs ko. Maganda naman. Yun. So, upon the following year, yung second year na po ako, nag-audition ulit ako ng dance troupe. At yun na yun, natatanggap ako. Ngunit, nakakahiya kasi yung dance po na ginagawa ko nung audition is nag-folk dance ako. At lahat po ng mga kasamahan ko is hip-hop, yung iba ay nagtumbling-tumbling, at yung akin is folk dance. Ganon. At sinabi ng ano ng panels po na, pwede ka bang sumayaw ng modern. Ayun po. Tinanggal ko yung barong Tagalog ko. At sumayaw ako ng modern. At super nahiya ako dun sa mga ginagawa ko. Pero laban lang po. At then on the following day, ayun. Nilagay na yung resulta sa bulletin board. At natanggap po si Drew Barrymore kahit nag-folk dance ako. Yeah, natanggap po ako. So, yun ang simula ng pagiging guro. Kasi pag sinasabing guro, dapat hindi lamang magaling ka magturo, kundi kailangan din may iba ka din mga tinatagong talent. Katulad ngayon, hindi na ako magaling sumayaw.
Pero pwede akong magtuturo. Ganyan ang gawin, ganyan. So choreography, something like that. Yes. Ano itong hinahawakan ko ngayon? Isa itong sulat. Kasi kanina gumagawa po kami ng sulat para po ito sa gaganapin naming final orientation of home tutors sa Lunes. So ibinigay ko ito sa tatay ni Choco. Ang dami pang hindi na ibigay. So kailangan ko itong ibigay bukas. So mag house to house na naman po si Drew Barrymore para maibigay ito bukas. Yes. Pero mga kapitbahay ko lamang po ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13. Ang dami pa po. Ngunit malalapit lamang po ito. Ano ba yung tatay ni Choco? Kahit yung tatay ni Buknoy, nandito yung sulat niya. Ang bahay ng tatay ni Buknoy is nandun lamang. Parang 20 hakbang lamang po ang layo. Tapos hindi pa niya nabinit na ibigay. Super talaga. Baka may maraming tuba doon sa labas. Yes. So yeah. Yes. So hindi pa tayo nakapagsimula. Kasi ang sarap ng kwentuhan natin. Gising pa si Choco. Choco! Alisa. Ha? Ito, gising pa si Choco. Ay ba? Masaya po ko na itan, Choco. At ito po, yung laruan niya na hindi niya... Laruan niya na kanang palagi niyang dinadala. Ang tawag nito is tirador. Tawagan eh? Sa? Tirador. Yes. Hindi pa sila natutulog kasi nalilibang pa sila sa labas. Yes. So, tatapusin ko lamang po itong ginagawa ko. At magpapaalam na po ko sa inyo. Bye. 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 Bye, have a good night, everyone.